Ano, is there any news? Naisend ko na po sa email ninyo ang DNA test results, ma'am. Maaari nyo na pong i-check. Nang marinig iyon, ay agad na pinutol ni Luisa ang tawag at nagmamadali niyang kinuha ang kanyang laptop. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang 9 na kabanata. Mabilis na tumakbo ang mga staff upang lapitan si Don na nakabulagta na sa sahig ngayon. Maski ang mga kambal ay nagulantang din at bakas na bakas ang takot sa kanilang mga mata. Agad naman silang inilayo ng staff mula roon. Nang marinig ni Neri ang ingay na tila ba may nangyayaring kumusyon kung saan naroon ang kanyang mga anak, ay agad siyang napatingin dito. At halos manlaki na nga ang kanyang mga mata na makita si Don na pinalilibutan, inaasikaso at pinapaypayan ng mga staff. Nagmamadaling tumakbo si Neri patungo sa direksyon ni Don. Kaagad siyang umupo sa tabi nito at alalang-alala na hinawakan si Don. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Nanghihina namang tumango si Don. Medyo namumuti na rin ang paningin nito dahil sa magkahalong hilo at pagod. Kinuha ni Neri ang isang bote ng tubig mula sa staff at saka inayos sa pagkakaupo si Don. I'm okay. Don't worry too much. Mahinang saad ni Don. Anong okay rito? Pinapagod mo yata masyado ang sarili mo eh. Inumin mo na tong tubig oh. Wika ni Neri na wagas sa todo kung makaasikaso kay Don. Pero bago pa man mapainom ng tubig ni Neri si Don ay dumating na si Luisa sa kanilang tabi. Tinabig ni Luisa ang kamay ni Neri at saka kinuha si Don mula rito upang siya naman ang mag-asikaso. Sinadya pa nga ang lakasan ni Luisa ang kanyang boses upang ipamukha kay Neri na siyang fiancé ni Don. At siya ang mas nararapat at may karapatan na mag-asikaso rito. I'm here babe, don't worry. Maraing paniniguro ni Luisa. Napatayo naman si Neri at agad na nag-iwas ng tingin. Tila ba napahiya siya sa mga sandaling iyon? Kaya naman dahan-dahan na siyang naglakad papatras. Doon din lamang napagtanto ni Neri na masyado na pala siyang nagpakita ng pag-alala at motibo kay Don. Misto lang kahinahinala iyon. Kaya naman bago pa man magtaka, maski ang mga staff sa kanya ay lumayo na siya at nalapitan naman ang kanyang mga anak. At dahil malapit na rin namang maggabi, ay nag-pack up na ang lahat upang masiguro na rin na magkaroon ng sapat na pahinga ang lahat. Si Luisa nang nag-uwi kay Don sa kanilang hotel room. Inasikaso niya na ito at saka pinagpahinga. Nakatulog din naman agad si Don dahil tila ba bugbog na bugbog ang katawan nito sa magkasunod na araw ng trabaho. Hindi siya nagkaroon ng maayos na pahinga. At dahil na rin marahil sa sakit niya, kaya siya biglang nahilo at nawala ng balanse kanina. Nang masiguro ni Luisa na tulog na si Don, ay agad niyang tinawagan ang kanyang assistant upang mag-utos ng isang bagay rito. Ma'am, sigurado ho ba kayo riyan? Hindi ho ba delikado at illegal yun? Nagdududang tanong ng assistant ni Luisa. I don't care. And I don't give a damn on what's legal or not. Sundin mo na lang ang utos ko. And besides, ano bang karapatan mo humindi? Ibabayaran din naman kita. Pero ma'am, aangal pa sana ang assistant nang agad siyang putulin ni Luisa. You know what? Kung ayaw mong gawin ng trabaho, then I'm gonna fire you and find someone else to do it. Kasimple-simpleng bagay hindi mo pa magawa? Hindi po ma'am, gagawin ko po. Nagulat lang po ako pero gagawin ko po. Si ma'am naman oh. Nahihiyang wika ng kanyang assistant. Areglado yan ma'am. Dagdag pa nito. Good. Huwag mong pinasasakit ang ulo ko. Buliw pa ni Luisa bago tuluyang ibaba ang telepono. Inutusan niya ang kanyang assistant na sikretong kumuha ng DNA samples ng dalawang anak ni Neri. Nabanggit kasi ng kanyang assistant noon na bigla na lamang naglaho na parang bula si Neri pagkatapos ng kasal ng kanyang mommy.
At sakto namang narito rin sa bansa si Don noon, nakakabalik lamang mula sa ibang bansa dahil na-finalize na ang annulment nito. Kanina sa set ay hindi naiwasan ni Luisa ang lalong makaramdam ng inis at pagkamuhi nang makita kung gaano kalapit si Neri at Don sa isa't isa. Kaya naman sigurado siya na gagawin niya ang lahat upang malaman ang katotohanan. Kahit pa sa anong paraan niya maisakatuparan ang mga yon. Makalipas ang ilang araw habang nasa trabaho si Don ay nanatili lamang si Luisa sa kanilang hotel room upang magpahinga. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsisiesta ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang assistant. Ano? Is there any news? Tanong ni Luisa sa kabilang linya. Tumango naman ang kanyang assistant. Naisan ko na po sa email niyo, ma'am, ang DNA test results. Maaari niyo na pong i-check. Nang marinig iyon ay agad na pinutol na Luisa ang tawag. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang laptop at saka binuksan ang kanyang email. Halos manginig si Luisa habang binubuksan ang file na sinend sa kanya ng kanyang assistant. At nang tuluyan niya itong mabuksan at makita niya ang results ng DNA test, ay tila ba tumigil ang kanyang mundo sa pag-ikot. Dahan-dahang napahawak si Luisa sa kanyang bibig dahil sa sobrang gulat. Napakalakas din ang kabog ng kanyang dibdib at nanginginig na siya ngayon dahil sa magkahalong emosyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nababasa ngayon. Walang kaduda-duda na si Don nga ang ama ng mga anak ni Neri. Halos mabato ni Luisa ang kanyang laptop at mapasigaw dahil sa sobrang galit. Pakiramdam niya ay trinaydor siya ni Don at nagawa niyang itago ang sikretong ito mula sa kanya. Pero sa kabila noon, bigla ring napagtanto ni Luisa na mukhang wala namang kaalam-alam si Don na siya nga ang tunay na ama ng anak ni Neri. Dahil nasabi rin naman noon ang kanyang assistant sa pagpapa-background check nito na walang ama ang mga bata at hindi ito kilala. Ibig sabihin lamang nito ay sinadyang itago ni Neri ang katotohanan at walang kamuwang-muwang si Don sa lahat. Nang mapagtanto ni Luisa ang lahat ng iyon, naisip niya na merong dahilan si Neri kung bakit tinago niya ang totoo mula kay Don. Kaya naman sisiguraduhin niya na hindi na lalabas pa kailanman ang totoo. Gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya upang hindi na malaman pa ni Don ang totoo at nang wala nang mamagitan pa sa kanilang dalawa ni Neri. Nang makauwi si Don sa kanilang hotel room, ay agad na nilapitan ni Luisa ito. Hinalik-halikan niya pa ito sa leeg at saka niyakap-yakap. Bagay na ikinatuwa naman ni Don dahil gustong-gusto rin naman niya sa tuwing nilalambing siya ni Luisa. Nang masiguro ni Luisa na nasa mood si Don ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili upang ibalita ang nais niyang mangyari. Babe, don't you miss Manila? Napatingin naman sa kanya si Don. Manila? Well, matagal-tagal na rin naman tayo nandito sa Cebu. Of course I miss Manila. But we're here for work naman, so staying here for a while isn't so bad at all. Bahagyang umuso si Luisa na tila ba isang batang merong kahilingan. But I really miss Manila. Don't get me wrong ah, Cebu is good. Pero nasa Manila ang lahat ng kailangan ko, including my friends and family. I miss them so bad. Makahulog ang wika ni Luisa sa pag-asang makakatunog si Don sa nais niyang iparating. Hinawakan ni Don ang kamay ni Luisa. Do you wanna go back to Manila? Let's book you a flight tomorrow morning, if that's what you want. Lalo lamang umuso si Luisa. Pero ayoko namang bumalik doon nung ako lang mag-isa at hindi ka kasama. Nang dahil sa sinabi niya ni Luisa ay kumunot bigla ang noon ni Don. What do you mean then? Nagpatuloy si Luisa sa pagsasalita. What I'm saying is, if I'm going back to Manila, dapat kasama ka. Hayaan mo na yung mga taong mo rito na mag-take over sa channel. Okay naman eh, ililaunch na lang. We could watch it from Manila. I miss our home, Don. Gusto ko nang bumalik eh. Pero kung babalik ako,
I want to be with you. Malambing na wika ni Luisa sa pag-asang makumbinsi si Don sa kanyang kahilingan. Napaisip naman si Don sa sinabi ni Luisa. Sa katunayan, desidido naman na siya na babalik lamang siya sa Maynila sa oras na natapos ang kanilang proyekto. Pero ngayon, meron ng isa pang dahilan, kaya ginugusto niyang manatili sa probinsya. At iyon ay hindi dahil sa negosyo o sa iba pang mga bagay. Bagkus ay si Neri at ang dalawang anak nito. Nabagaman sa maikling panahon niya lamang nakasama, ay napalapit ng kanyang puso sa dalawang ito. Napakabait ng kambal at tila ba sila ang mga anak o dugo at laman na matagal nang pinapangarap ni Don. Tila ba kasi nakukumpleto si Don sa tuwing nakikita niya ang kambal. Idagdag mo pa si Neri na tila nakapagbubuo ng kanyang araw sa tuwing masisilayan niya ito kada sunduin niya ang kanyang mga anak. Hindi maaaring sabihin ni Don ang dahilan na iyon dahil tiyak na iba ang magiging reaksyon ni Luisa. Kaya naman sinabi na lamang ni Don na tatapusin na muna niya ang project bago ito tuluyang bumalik ng Maynila. Isang araw ay merong family day sa eskwelahan ng kambal. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay napasama pangaroon si Don dahil inimbitahan siya ng dalawang bata. Hiyang-hiya naman si Neri dahil hindi niya alam ang kanyang magiging reaksyon. Pero wala na siyang nagawa pa dahil ang kambal naman ang masusunod. At naroon na rin naman si Don sa eskwelahan. Magkatabi pa si Neri at si Don sa upuan habang pinapanood sa stage ang kambal na kumakanta at nagsasayaw. Tuwang-tuwa si Neri habang kinukuhanan ng video ang kanyang mga anak. Sa mga sandaling iyon ay naisip niya na tama rin pala ang desisyon niya na hayaang maging parte ng production ang kanyang mga anak. Dahil ibang klaseng saya ang nakikita niya sa mga ito sa tuwing nagpe-perform sila sa harap ng maraming tao. Nang matapos sa pagsasayaw ang kambal, ay agad na silang sinalubong ni Neri, habang nakasunod naman sa kanya si Don na pumapalakpak pa. Ang galing-galing naman ng mga baby ko! You both did a great job! Masayang wika ni Neri, habang yakap-yakap at halik ang mga anak. Mommy, picture po tayo ron sa photo booth. Excited na sambit ni Cassie habang nakaturo sa photographer. Sure, para naman may family picture tayo. Sagot naman ni Neri na sumunod na sa mga anak na tumatakbo na patungo roon. Tito Don, sama po kayo. Hiyaw ni Mary. Itinuro naman ni Don ang kanyang sarili. Ako? No, kayo na lang. Dali na po, Tito Don. Picture po tayong apat ni na mommy. Sige na po, please. Pakiusap ni Cassie at ipinaglapit pa ang dalawang kamay. Napatingin naman si Don kay Neri na tila ba humihingi ng permiso mula rito. Bahagyang tumango si Neri bilang hudyat na ayos lamang sa kanya. Lumapit na si Don sa kanila at saka tumabi para sa picture. Nasa gitna ang dalawang kambal. Habang nasa magkabilang gilid naman si Don at Neri. Mistulang isang buong pamilya ang apat. Hindi nga maiwasang maisip ni Neri na marahil ay normal lamang ang kanilang sitwasyon at nasaya siguro silang pamilya kung hindi niya itinago ang mga anak niya mula kay Don. Kung maaari lamang sana niyang ilathala sa lahat ang munti nilang pamilya ay mas lalo sigurong sasaya ang kanyang mga anak. Isang umaga habang nag-aayos si Don ng sarili upang pumunta sa site ay kapansin-pansin ang pagiging wala sa sarili ni Luisa. Babe, are you okay? Tanong ni Don kay Luisa na kanina pa nasa banyo. Narinig niya mula sa labas na nagsusuka ito. Kaya naman nagmamadaling pumasok si Don sa loob nito. Nang buksan niya ang pinto ay namataan niya si Luisa na tulala habang nakayuko. Lumapit si Don sa kanya. Babe, what's happening? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Inangat ni Luisa ang kanyang ulo at saka itinaas ang kanyang kamay. Napatingin si Don sa bagay na hawak-hawak nito. I'm pregnant, babe. Masayang wika ni Luisa. Halos hindi naman makapaniwala si Don at bakas ang pagkagulat sa kanyang muka dahil sa bagay na narinig mula kay Luisa. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata.
Ano kayang pinaplano ni Luisa para ilayo si Don sa kanyang mga anak at kay Neri? Totoo kayang buntis si Luisa? O isa lamang itong palabas? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.